At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, tinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod sa kapayapaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo. Sa gawing templo, timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan ng gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan ng gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na aabuti nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog, ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito at mawawala ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayaman man, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog na galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanan ng lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya may tuwang dulot. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Aking bahay na pinili ay pagpapalaing lagi, nang ngalan ko'y manatili. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati at ang namamalit ng salapi. Gumawa sila ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naaalala ng kaniyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatang gawin ito?" Tumagon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kaniyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kaniyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinasabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo.
sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang ebanghelyo po natin sa araw na ito ay tungkol sa paglilinis ng Panginoong Jesus Nazareno sa Templo ng Jerusalem. Matatandaan po natin na ito ang templong itinayo ni Haring Solomon upang manahan ang kaban ng tipan. Subalit dahil sa pagkakasala ng mga taga-Huda, ang lungsod ng Jerusalem ay sinalakay, pati ang templo ay nawasak at ang kaban ay kinuha. Ang templo po ay itinuturing na tahanan ng Diyos, kaya ito po ay banal at sagrado. Kaya nalarapat lamang na bigyan ito ng tamang paggalang at nararapat na pagkalinga. Subalit narinig natin sa ating ebanghelyo kung paano naging palengke ang templong ito. Kaya ano po ang ginawa ni Jesus Nazareno? Ipinagtabuyan niya ang mga kalakalan. Ipinaliliwanag niya na ang templo ay bahay ng Diyos Ama. Subalit ito ay ginawa nilang pugad ng mga magnanakaw o sentro ng kadayaan. Kung inyo pong mapapansin mga kapatid kay Kristo, hindi galit si Jesus Nazareno sa mga nagtitinda o mga bumibili. Ang galit si Jesus Nazareno ay ang tahasang pagnanakaw at pandarayang nagaganap. Bakit? Kasi nung panahon nila, bumibili sila ng mga hayop upang ialay sa templo bilang maging alay. Pero yung mga nabili na nila at inialay sa templo, yung iba doon, ibinabalik muli sa labas upang ipagbili. At ito ay isang tahasang pandaraya sa mga mangangalakal at naghahandog ng kaloob sa templo ng Diyos. Maliwanag po na hindi galit si Jesus Nazareno sa mga nagtitinda at mangangalakal bilang mga tao. Galit siya sa mga pandarayang nagaganap sa loob mismo ng templo ng Diyos. Tunay ngang hindi kalugod-lugod ang anumang uri ng pandaraya at panlalamang sa kapwa. Kaya nga nakapaloob ito sa 10 utos ng Diyos na inihiyabilin mismo ng Diyos kay Moises. Subalit, kung inyong ang pag-iisipang mabuti at pagninilayan, ang 10 utos na ito na inihabilin ng Diyos kay Moises kasama ang utos na huwag magnanakaw at huwag magdaraya. Ito ay dapat hindi maging balakid kung hindi dapat maging gabay tungo sa kabanalan. Bakit mo naman nasabi yan, Father? Kasi kung hindi ka palagawa ng masama, hindi mahirap para sa iyo sundin ang 10 utos ng Diyos. Uulitin ko po, kung ikaw hindi palagawa ng masama,
dapat ang 10 utos ng Diyos hindi magiging balakid sa iyo. Hindi ito magiging pabigat sa iyo dahil unang-una malayo ka o malaya ka sa batas ng mga ipinagbabawal na gawin upang maging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya naman mismo sinasabi natin na si Jesus Nazareno ang kaganapan ng batas at ang kaganapan ng 10 utos ng Diyos. Dahil si Jesus Nazareno, walang kasalanan. Malaya siya sa batas ng Diyos. Ang 10 utos ng Diyos ay kaganapan o katuparan niya dahil wala siya kahit isang paglabag sa mga ito. Kaya nga hindi katakatakang ganito ang pagpapahalaga ni Jesus Nazareno sa kasagraduhan ng templo bilang tahanan ng Diyos. Sa Ebanghelyo, sinabi pa ni Jesus Nazareno sa mga pinuno ng Hudyo, nawawasakin niya ang templong ito at itatayo sa loob ng 3 araw. Subalit ang binabanggit dito ni Jesus ay hindi literal na interpretasyon. Ang tinutukoy ni Jesus Nazareno dito ay ang kanyang katawan bilang templo ng Diyos na siya ay magdaranas ng paghihirap at siya ay papatayin sa krus. Subalit, mabubuhay siyang muli sa loob ng 3 araw. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, inaanyayahan po tayo na maghanda ng ating sarili para sa Panginoon. Ihanda natin ang ating puso at kalooban sa tuwing tayo ay bumibisita, namamalagi sa tahanan ng Diyos. Pahalagahan din natin ang lahat ng pinag-uutos ng Panginoon, lalong-lalo na ang 10 utos ng Diyos. Ihanda natin ang ating puso para kay Jesus Nazareno na patuloy na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin at itinutuwid tayo sa ating mga pagkakamali. Ihanda natin ang ating kaisipan upang tanggapin si Jesus Nazareno bilang tunay nating kaibigan at gabay tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nananahan ang ating tagapagligtas sa buhay na templo ng kaniyang simbahan, isang binyagang bayan na tinipon sa ilalim ng kahalili ni San Pedro. Manalangin po tayo sa ating Ama sa tulong ng Banal na Espiritu. At sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang pandaigdigang simbahan naway lumago sa pagkakaisa at pananampalataya sa pamamagitan ng ating katapatan sa Santo Papa, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga bansa naway mabuhay sa kapayapaan at iwasan ang paghihiganti at paglalaban, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong buhay na templo. Ang mga naghahanap sa Diyos naway matagpuan ang bato ng pananampalataya ni San Pedro
at ang lakas ng loob ni San Juan Bautista, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong buhay na templo. Atin nawang ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pangangalaga at paggamit sa gusaling ito ng simbahan, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga yumao naway maging mga buhay na bato sa walang hanggang templo, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Mapagmahal na Ama, itinaas mo ang katawan ng iyong anak, ang maluwalhating templo ng muling pagkabuhay, bilang kaniyang katawang mistiko at templo sa lupa. Iniaalay namin sa iyo ang aming mga panalangin, taglay ang pag-asa na makabahagi kami sa gayon ding muling pagkabuhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong tinapay at anak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga inaalay dito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginang itinayo para sa iyo upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu na maikapagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanang kaisa ng anak mo, palagi nang makapagluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Magsinood po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. My voice.
Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas Linggo sa ganap na ika-anim ng umaga sa GMA 7. Gayun din para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himalangnazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ng Nazareno Medallion, ito po ay mabibili sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mo sa aming pakikinabang kami panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, atin pong ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, itigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.